Isa ka ba sa mahilig sa mga bagong model ng motor ngayon? Kung ganon, ito na ang mairirekomenda ko sa iyo, ang bagong-bago ng SYM. Ito ang Husky ADB 150. Sigurado ko makakalaban to ng Honda ADB 150 ngayong 2022 dito sa Pilipinas. So kung interesado ka rito, samahan mo ako at pag-usapan natin ng konti ang tungkol dito. Magandang tanghali mga motorista. So nandito ulit ako ngayon sa walang katapusang S-Lex. Ayan. So pabalik ako ng Southwoods mga motorista. Galing ako ng Batangas. So mga motorista, pag-usapan natin ngayon ang bago ng SYM. Naglabas sila ng kakompetensya or magiging kakompetensya ng Honda ADB 150 ngayong 2022. So mga motorista, kung bago pa lang sa akin channel, paki-subscribe na po at paki-click yung ating notification bell para tuwing meron tayong video vlog manonotified kayo. Ayan. At paki-usap na rin po. Pwede, kung pwede po, paki-share na rin po ang ating mga video. So yun mga motorista, pag-usapan natin ngayon tanghaling to ang tungkol sa SYM Husky ADB 150. Nung nakita ko to mga motorista, kahit sa video lang, na in love talaga ako. Grabe, napakaganda, napakaganda. No, pipilitin natin na mahimay-himay natin yung scooter na to. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang SYM po sikat sa European country. Ayun. Sa mga hindi pa po nakakailam, sa mga hindi pa po nakakaalam, sa totoo lang, naglalaban po sa European country si SYM at itong si Kimco. Yun po ang totoo, no? So, talagang maganda po itong motor na to. Plus, alam nyo ba na way back, year 2000, year 2000, yan, year 2000 nga. member tayo ng isa sa mga club ng SYM. So yun, sa mga hindi pa po nakakaalam at kung nakikilala po ninyo yung grupo ng Jet Riders Philippines, yan, naging member po tayo ng Jet Riders Philippines at ang isa po sa mga motor nga ng SYM yung Jet, nasubukan na natin, 2-stroke yun, yung linalagyan ng 2T oil. Ayan, at mga nakapipe po. Meron tayong mga kasama sa Jet Riders Philippines na nag-Philippine loop noon, ano. So, pagdating sa takbuhan, matindi talaga itong motor na to. Kami po, nagsorsogo noon yung mga kasama ko sa club. So, shoutout sa inyong lahat sa mga original na Ispra. Yan, na nag-jet. Talagang naalala ko yung sorsogon ride natin noon. So, shoutout sa inyong lahat. So, mga motorista, kung interesado ka sa ADB ng SYM na to, pag-usapan natin. Samahan niyo ako. Alright mga motorista, pilitin natin isa-isahin to. No? Hindi to full review pero isa-isahin natin. Yung disc brake niya sa harapan, 260mm, malaki po yan. So yung brake niya, front at rear, parehas po naka-ABS. Tapos sa makikita natin yung tambutso na yung muffler, blues ko rin, ano. Tapos, ang design ng headlight nito mga motorista is LED. Pati po yung taillight niya is full LED. Yun ang maganda rito. No, pagka LED, syempre, iba yung liwanag niya. No? Hindi ko lang alam kung ano yung secret yan nung LED niya. Kasi merong malakas na LED, meron namang mahina. No? So yun, malalaman natin yan pag lumabas na to sa Philippine market. Tapos, liquid cool na to mga motorista. Single cylinder, full valve, 150cc, 4-stroke. Tapos yung horsepower niya is a maximum of 14.6 horsepower. Tapos yung RPM niya, kung hindi ako nagkakamali, nasa 7,400 RPM. So yun yung maganda, no? Yung rear suspension niya, naka-single monoshock siya. Yun ba yun? No? Yun talaga ang design niya. Sa Jet 100, ganun din eh. Yung front niya, may cover. Yung shock absorber. So yun yung maganda, yun yung maganda, no?
Tapos, yung tangke nito sa gasolina, mga motorista, is 15 liters. So, yun yung malupit doon. 15 liters, pang long ride talaga. The best. Tapos, yun nga, yung tail light niya, naka-LED na rin. Siyempre, yung mga signal light noon, malamang, LED na rin. Tapos, itong agandahan nito, yung rear shock absorber, ang ganda niyan, matibay yan. Bakit ko nasabi? Dahil nasubukan ko na sa Jet, no? Sa Jet. Magaling sila gumawa eh. Magaling talaga gumawa SYM. And then, yung mags ng SYM, mga Brusco. Sobra. Magaganda talaga ang mags nila, mga motorista. Yun, ulitin ko, hindi to review, hindi to full review. Yung mga nakikita lang natin at nalalaman natin. Tapos isa sa pinakamalupit dito, mga motorista, yung panel niya, hindi lang yan basta panel, ano? Hindi lang yan basta digital. Ang alam ko, doon sa napanood ko, pwede kang manood ng movie. Yun. Tapos keyless. Di ba? Uso ngayon ang mga keyless na motor, anti-theft or para hindi manakaw. So panoorin na lang natin itong mga video dito, mga motorista. Alright, so yun mga motorista, nakita niya na kung gaano kaganda tong SYM Husky ADB 150. Sa tingin niyo ba papatok to sa Philippine market o hindi? Yun nga lang, wala pa tayong masasabi sa presyo nito kung magkano, pero isa ang sigurado, talagang kakamot sa ulo si Honda ADB 150 dito kay SYM. So mga motorista, hanggang dito na lang. This is Bong J, sign off.